magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lee. Ang kwentong aking ibabahagi ay ang naging karanasan ni Tiyo Dodoy na kaibigan ni Tatay. Madalas kasing pumunta si Tiyo Dodoy sa aming bahay dahil nakikipag-inuman siya sa aking ama. Pareho kasi silang magsasaka at magkalapit lang ang bukirin na kanilang tinatrabaho. Dahil doon ay naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Dahil sa madalas na pag-iinuman ng dalawa sa aming bahay ay nagagawa kong makinig sa mga kwento ni Tiyo Dodoy. Minsan habang nagiinuman silang dalawa ng aking ama ay nagpasya akong tumambay sa kanila para makinig ng mga kwentuhan nilang dalawa. Nang mga panahon na iyon, dahil sa medyo lasing na rin silang dalawa ng aking ama, nalaman ko mula mismo sa bibig ng kaibigan ng aking ama ang pagkakaroon niya ng tinatawag na libon na bagakay. Sa mga hindi nakakaalam, ang bagakay ay isang uri ng kawayan na kadalasang makikita sa pangpang ng mga sapa o ilog sa mga probinsya. Nangunot noon ang aking noo dahil hindi ko alam kung ano ang libon na bagakay. Dahil doon ay naglakas loob na akong magtanong kay Tiyo Dodoy kung ano iyon, at hindi naman ako nabigong malaman kung ano ang nasabing bagakay. Ayon kay Tiyo, ang tinatawag daw na libon na bagakay ay yung bagakay na walang butas sa loob. Masasabing bibihira lang ang nakakakuha noon dahil lahat daw halos ng mga bagakay ay may malalaking butas sa gitna ng katawan na kawangis ng kawayan. Napatango na lang ako sa kanya. Magtatanong pa sana ako, subalit nagsimula na siyang magkwento patungkol sa mga naging karanasan niya na siyang nagpatunay raw na may bisa talaga ang libon na bagakay na tinatangan niya. Nang mga panahon daw na bago pa lamang silang nakapag-asawa ni Tiyo Dodoy, ay napapadalas ang pagtungo niya sa ilog. Nais kasi niyang manghuli ng talangka dahil iyon ang madalas na hinahanap-hanap ng kanyang asawa. Paborito ro niya kasi iyon, kaya pinagtsatsagaan naman ng kaibigan ng aking ama ang pangunguha noon. Isang gabi, kahit na matutulog na sana silang dalawa, ay bigla ang naghanap ng talangka ang misis ni Tiyo Dodoy. Hindi iyon tumigil at umiiyak pa para lamang makakain ng sinangag na talangka. Dahil doon, walang nagawa ang kaibigan ni Tatay kung hindi ang bumaba sa kanilang bahay na dala ang kanyang itak, flashlight at balde na sisidlan ng mahuhuli niyang talangka. Pagkababa raw ni Tiyo Dodoy ay agad siyang nakaramdam ng kaba. Gabi na kasi iyon at walang kasama ang kanyang asawa. Dahilan para makaramdam siya ng pagkabahala. Bago patuluyang makaalis noon ay napasigaw pa siya sa misis niya na mag-iingat ito sa kanilang bahay. Hindi na rin niya hinintay pa na makasagot ito at umalis na siya patungo sa ilog. Nasa kalagitnaan daw ng kanyang paglalakad si Tiyo Dodoy nang may maranig siyang mahinang paghuni ng manok na parang katatapos lamang mangitlog. Sobrang hina daw noon na parang nasa tabi lamang niya. At dahil doon ay agad siyang napasalita. "Huwag kang magkakamaling harangan ako sa dadaanan ko. Nagmamadali ako. Baka kung ano magawa ko sa'yo." Tumigil naman daw ang ingay na iyon, kaya inakala ni Tiyo Dodoy na tuluyan ng umalis kung anumang nilalang na iyon. Subalit kahit na ganoon daw, ay pansin niyang hindi nawawala ang masangsang na amoy na nalalangap niya. At dahil doon, ay hindi siya naging kampante. Dahil sa alam niyang isa sa panlaban sa mga aswang ay ang bagakay, ay agad siyang kumuha noon sa pangpang ng ilog nang makarating siya roon. Subalit nung akmang puputulin na sana niya ang nasabing bagakay, ay parang may nagturo sa kanya kung alin doon ang dapat niyang putulin. Nagpatianod naman si Tiyo at iyon nga ang bagakay na kanyang pinutol. At nung maputol niya na iyon, ay inilawan niya ang bagakay. At laking gulat niya nang malamang wala man lang butas ang loob noon. Dahil doon ay nalaman niyang
libon pala ang nasabing bagakay. Kaya kumuha na lamang siya ng isa pa at itinabi na lamang ang libon na bagakay. Nang matapos na siya sa pagkuha ng bagakay, ay nagsimula na siyang mag-ilaw sa ilog. Kahit papaano ay may nakuha naman siyang palangka, kaya natuwa siya. Naisip niya kasing baka nagdadalang tao na ang kanyang asawa, kaya hindi niya dapat pinabayaan iyon. At nang malapit niya nang mapuno ang kanyang balde, ay nagpasya na si Tio Dodoy na umuwi. Dinala niya ang dalawang bagakay na kanyang nakuha. Habang naglalakad siya, ay biglaan daw siyang nagulat dahil sa malakas na hangin na biglaan dumaan sa kanyang ibabaw. Dinig na dinig pa raw niya ang paglagaslas ng mga dahon at nagsasayawan ng mga sanga ng puno. Agad na tumingala si Tio Dodoy at sinubukang ilawan iyon, subalit wala naman siyang nakita. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik. Kaya alam niyang aswang ang siyang umaaligid sa kanya. At dahil doon ay naghanda itong si Tio Dodoy sa kung anumang gagawing pag-atake ng aswang sa kanya. Magpakita ka sa akin. Titiyakin ko sa iyo dila mo lang ang walang latay. Habang sinasabi niya iyon, ay napapahawak siya ng mahigpit sa bagakay na dala niya. Habang ginagawa niya iyon, ay pakiramdam daw niya ay may enerhiyang bumabalot sa kanyang ulo. Hindi nga lang niya alam kung dahil ba iyon sa takot o dahil sa libon na bagakay na nakuha niya. Sa kabutihang palad naman, ay nakarating siya sa kanilang bahay nang hindi man lang hinaharangan ng aswang. Pagkarating niya roon, ay agad niyang sinangagan talangkang iyon at nang maluto, ay nilantakan na iyon ng kanyang asawa. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang may malakas na kalabog silang narinig sa ibabaw ng kanilang bubungan. Dahil doon, ay agad na napamura si Tio Dodoy, lalo na nang makarinig siya ng paghuni ng tiktik. Ilang sandali pa, ay kinaluskos na ng kinaluskos ng aswang ang bubungan nila. Bunsod ng ginagawa ng nilalang na nasa ibabaw ng kanilang bubungan, ay bumaba na si Tio Dodoy na dala ang bagakay na nakuha niya. Iwinasiwas niya iyon sa ere hanggang sa makagawa iyon ng ingay na parang isang latigo. Kung talagang matapang ka, harapin mo ko. Huwag kang magkubli dyan. Ilang sandali pagkatapos mag-uwi ka ng kaibigan ni tatay, ay may sumilip sa kanya mula sa ibabaw ng bubungan. Mapupula ang mga mata noon at itim na itim daw ang balat. Subalit nang makita niya kung ano ang hawak ni Tio Dodoy, ay tila nahintakutan iyon. Umangi lang iyon ng isang beses at pagkatapos ay biglaan ding lumundag patungo sa karimlan. Napailing na lamang si Tio Dodoy noon dahil tila naging duwag-duwang aswang ng gabing iyon. Bumalik siya sa loob ng kanilang bahay at tinapos na ang kanilang pagkain. Pagkatapos noon ay nagpasya na silang mag-asawa na matulog na. Pagkalapat na pagkalapat daw ng likod ng asawa ni Tio sa higaan nila, ay agad itong humilik. Siya naman kahit anong gawin niya, ay hindi siya dinadalaw ng antok. Pakiramdam niya kasi ay may kung anong masamang mangyayari ng gabing iyon, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Dahil sa hindi nga siya makatulog, ay naisipan niyang bumangon na lang at linisan ang bagakay na libon na kanyang nakuha. Pumutol siya ng halos isang dangkal noon at iyon ang inilagay niya sa kanyang bulsa. Ang kaputol naman noon ay sinabit na lamang niya sa bintana ng bahay nila. Nang sa gayon ay hindi daw makapasok ang aswang. Dumaan pa ang mga araw at may magandang balita ang dumating kay na Tio Dodoy. Nagdadalang tao daw ang kanyang asawa. Ganoon na lamang ang tuwa ng lalaki nang maisip niyang baka pinaglihihan nga ng kanyang asawa ang talangka. Dahil doon, sa tuwing nangihingi ng kung anumang makakain ng kanyang asawa, ay hindi siya nagdadalawang isip na maghanap ng ganoong pagkain. Isang beses pa raw, sa pagkakatanda ni Tio Dodoy,
ay nasa 4 na buwan na ang dinadala ng kanyang asawa. Nagpapahinga raw sila noon dahil katatapos lang nilang maghapunan. Nasa kalagitnaan daw sila noon ng kanilang pagkikwentuhan nang may marinig na sigawan si ni Teo Dodoy. Ani mo'y may komosyon na nagaganap sa hindi kalayuan. Bunsod noon ay bumaba siya para matignan kung ano iyon. At nang makababa na si Tiyo, ay laking gulat niya nang makita niya ang dalawang kanayon niya na tila nag-aaway. Ang isa ay may hawak na itak at ang isa naman ay hawak ang kanyang baril. Dahil para magpapatayan ang dalawa noon, ay agad niya itong sinita. Mga Igan, kung magpapatayan kayong dalawa, huwag dito sa tapat ng bahay namin. Buntis ang asawa ko. Baka makunan pa siya dahil sa ginagawa niyo. Sambit noon ni Tiyo Dodoy. Agad naman siyang nilingon ng dalawang lalaki. At hindi niya inaasahan, ay bigla na lamang siyang pinaputukan ng isa na may dalang baril. Subalit maging si Tiyo Dodoy ay nagulat dahil parang kusang lumihis lang ang bala sa kanya. Nakalimang putok ng baril ang lalaki at halata naman daw na asintado. Subalit ni isa ay walang tumama sa kanya. Habang nasa ganoong sitwasyon ay ramdam daw ni Tiyo Dodoy na umiinit ang buo niyang katawan. Dahil doon ay naisip niyang baka nagkaroon ng malaking papel ang libo na bagakay para maging ganoon ang sitwasyon. At nang lalapitan na sana sila ni Tiyo, subalit biglaan silang natulala. Parang natatakot sila sa kung ano man ang gagawin ni Tiyo Dodoy sa kanila. Dahil doon ay patuloy na lumapit si Tiyo Dodoy sa kanila. Ngunit bago pa man tuloy ang makalapit si Tiyo Dodoy, ay animoy mga asong na bahagang buntot ng mga ito. Mabilis itong mga nagtakbuhan na parang may kung anong kinatatakutan. Napailing na lang si Tiyo Dodoy sa pag-aakalang takot na takot ang dalawa sa kanya. Subalit maging siya ay nabigla nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa ibabaw ng bubungan nila. Ang kalabog na iyon ay sinundan ng sunod-sunod na paghuni ng tiktik, kaya mabilis siyang pumasok sa kanilang bahay. Saktong pagkapasok ni Tiyo Dodoy sa kanilang bahay ay sumigaw ang kanyang asawa at nakita niyang nakahawak ito sa nakaumbok nitong tiyan na animoy may kung anong pinaprotektahan. Nang tuluyan na siyang makalapit sa asawa niya ay isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Walang hiya kang aswang ka. Umanda ka sa akin. Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Tiyo Dodoy ang kanyang bagakay at inihambalos iyon sa ere. Kitang-kita niya kasi ang dila ng aswang na nakalawit habang sinusubukang makalapit sa tiyan ng kanyang asawa. Sa unang paghampas niya ay hindi niya iyon natamaan. Subalit sa ikalawang pagkakataon ay nagawa ng tamaan iyon ni Tiyo. Isang malakas na atungal ang narinig ni Tiyo sa ibabaw ng bubungan nila. Sinundan iyon ng tila pagwawala sa ibabaw. Ano? Hindi ka paalis dyan? Sigaw ni Tiyo Dodoy. Ngunit tanging ungol lamang ang naitugon ng aswang na parang nasasaktan. Papatayin kita, umanda ka! Pagkasigaw noon ni Tiyo, ay bigla ang kinaskas ng aswang ang bubong na parang galit na galit iyon. Agad namang hinampas ni Tiyo Dodoy ang bubungan nila gamit ang bagakay. At kasabay ng ingay ng pagpalo niya sa bubong nila, ay tumahimik ang aswang. Nakarinig na lamang siya ng isang malakas na pagtalon na parang may kung anong umalis doon sa ibabaw. Dahil sa nananatiling nakakaramdam ng sakit ang kanyang asawa, ay nagdududa siyang hindi pa rin umaalis ang aswang. Gawa ng kanyang pagdududa, ay lumabas siya sa kanilang bahay. Dala raw noon ni Tiyo Dodoy ang kanyang flashlight at ang kanyang itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Ganon din ang bagakay na nakuha niya noon. Walang pagdadalawang isip siyang umakyat sa bubungan. Ilang beses siyang nagpalinga-linga hanggang sa may makita siyang anino sa dulong bahagi ng bubong. Nahagip kasi iyon ang liwanag na nagmumula sa kanyang flashlight. Akala mo ba hindi kita papatayin?
Nakikita kita! Pagkasigaw ni Tio Dodoy ng mga katagang iyon, ay unti-unting naging isang malaking baboy ang nilalang. Agad na lumingon kay Tio Dodoy ang baboy at kita niyang nagbabaga ang mga mata noon. Ang pag-igik daw ng aswang na nag-anyong baboy ay parang tao daw na humihilik. Kita rin ni Tio na naglalaway iyon. Walang sabi-sabing umataki iyon kay Tio. At ang bawat paghakbang ng aswang ay gumagawa ng malakas na ingay sa kanilang bubungan. Nang mga ilang hakbang na lang ang layo ng baboy kay Tio, ay buong lakas niya itong hinampas ng bagakay. Tinamaan ito sa katawan at agad na nagwala. Ayon kay Tio, ay makatero sa balat ng aswang ang bagakay. Kaya ganoon na lang takot nila dito. Nang makita naman ni Tio na tila wala na sa wisyo ang aswang, ay muli niyang hinambalos iyon ng bagakay hanggang sa parang nanghina na ang aswang. Napaluhod ang baboy sa unahang paa niya, kaya dahan-dahan itong nilapitan ni Tio. Hinugot na rin niya ang kanyang itak at hindi na siya nag-atubili pa. Nang akma na itong tatagay ni Tio, ay biglang tumayo ang aswang habang unti-unting naging isang mabalahibong tao. Itim na itim daw iyon dahil sa balahibo niya at parang naglalangis ang buong katawan. Sinubukan niyang sakalin si Tio. Ngunit dahil sa nangihina ang aswang ay hindi na iyon gaano mahigpit. Hindi naman ito inindan Tio. Hanggang sa nagawa na rin niyang itaas ang kanyang kamay na may hawak na itak. Bago pa man tuluyang maalis ng aswang ang kanyang kamay sa leeg ni Tio Dodoy, ay nagawa na nitong tagain iyon. At dahil doon, nasugatan ng aswang at agad na napabitaw sa pagkakasakal niya kay Tio. Nakita naman ni Tio na tila lalawayan pa sana ng nilalang ang sugat na natamo niya. Subalit na antala ang gagawin nito nang bigla itong hambalusin ni Tio ng bagakay. Tinamaan sa brasong may sugat ang aswang, kaya agad itong napasigaw dahil sa ginawa ni Tio. Akmang hahambalusin uli ito ni Tio Dodoy nang mabilis itong umatras. Ang buong akala niya ay tuloy yan ang aatras ang aswang. Subalit laking gulat niya nang biglaan itong umangil at mabilis na lumundag para atakihin siya. Sa kabutihang palad naman ay nagawang itarak ni Tio Dodoy ang bagakay sa bandang tiyan ng aswang. Agad nitong hinawakan ang kanyang tiyan at nag-aalangan na hugutin ang bagakay na nakatarak sa kanyang tiyan. Dahil nakita ni Tio Dodoy na parang hindi alam ng aswang kung ano ang gagawin niya, ay nagkaroon siya ng pagkakataon para lapitan iyon at agad na hinataw ng taga. Agad na tinamaan ang aswang sa bandang dibdib nito. At hindi pa nakontento si Tio Dodoy at tinaga niya rin iyon sa balikat. Nang akmang sasalagin iyon ng aswang, ay mas lalo pa niyang pinewersahan iyon. Dulot na may kalakasang pagtaga, ay halos na abot na ng aking tiyuhin ang buto sa braso ng aswang. Isang malakas na sigaw ang kumuwala mula sa aswang. At dahil doon, ay napahawak ito sa kanyang braso. Namimilipit ito sa sakit, dahilan para mapayuko ito. Sinamantala ni Tio Dodoy ang pagkakataon at tinaga niya ito sa bandang batok. Nakita niya kung paano sumirit ang dugo ng aswang. Dinig ni Tio ang pag-ungol ng aswang, kaya mabilis niyang sinipa iyon. Iniisip niya kasi na baka lalaban pa ang aswang sa kanya at baka madihado pa siya. Agad naman nagpagulong-gulong ang aswang at nahulog ito sa lupa. Agad naman din bumaba si Tio Dodoy at tinungo ang kinaroroonan ng aswang. Napailing na lang siya noon dahil buhay pa rin ang aswang kahit na malaki na ang naging sugat nito. Ang tagal mo namang mamatay. Hindi bale. Hindi mo na magagawang dilaan ang batok mo. Kaya kahit na makaligtas ka sa gabing ito, sa susunod na araw, hindi ka na magigising pa. Patawa-tawang sabi ni Tio Dodoy. Inihanda pa rin ni Tio Dodoy ang kanyang itak dahil kapag daw gagalaw pa ang aswang, ay hindi siya magdadalawang isik na tagain itong muli. Ilang sandali pa ang lumipas at nakita niyang pilit na gumagapang ang aswang. Kaya agad niya itong inapakan sa likuran at pilit na isinubsubot katawan ito sa lupa. Kahit ganun na ang naging sitwasyon ng aswang,
ay hindi pa rin tumitigil si Tiyo. Nang makita niyang dumudugo ang sugat sa batok nito, ay doon niya ito inapakan. Dahil sa ginawang iyon ng kaibigan ng aking ama, ay napaungol na lamang ang aswang. Lumipas pa ang ilang segundo, ay nakarinig ng boses si Tiyo Dodoy. Tinig daw iyon ng matanda at nagmamakaawa sa kanya. Saglit muna itong tumigil at pinakinggan ang sinasabi ng matanda. Napailing na lamang si Tiyo noon dahil nagsimula ng umiyak ang aswang. Sinabihan niya ito na kung talagang mahal ng aswang ang kanyang buhay, ay hindi na lang sana ito tumungo sa kanilang bahay. Lalo pang lumakas noon ang pag-iyak ng aswang hanggang sa muli itong nagwika. Hindi naman talaga ang bata ang pakay ko. Nagkataon lang nabuntis ang kasama mo sa loob ng bahay, kaya naakit ako sa amoy noon. Sabi ng matanda. Agad na napakunot si Tiyo Dodoy dahil sa sinabi ng aswang. At tinanong niya ito kung ano ang totoong pakay niya. Napamulagat na lang ang mata ng kaibigan ng aking ama dahil sa winika ng matanda. Ang libon na bagakay. Kukunin ko sana iyon. Pero naunahan mo ako. Sambit niya. At dahil sa narinig, ay muling sumiklab ang galit ni Tiyo. Hinawakan ito ng mahigpit ang bagakay. At kahit pa nakakaawa ang sitwasyon ng matanda, ay hindi ito nagpatinag. Muli niyang hinambalos iyon at hinayaang gumapang palayo. Sinundan iyon ni Tiyo hanggang sa makarating iyon sa bahaging madilim. Alam naman daw ni Tiyo na hindi na magtatagal ang aswang na iyon, kaya hinayaan niya na lamang itong makatakas. Muling bumalik si Tiyo sa loob ng kanilang bahay at inalam ang kondisyon ng kanyang asawa. Sa kabutihang palad ay nawala na ang kirot ng tiyan nito, kaya naging kampante na sila. Alam ni Tiyo Dodoy na dahil sa bagakay na nakuha niya ay takot ang aswang na iyon. Subalit maging siya ay nagtaka noon na marahil ay alam ng aswang na iyon na siya ang nakakuha ng libon na bagakay. Pero hindi naman talaga iyon ang pakay ng aswang. Sa pagkakaalam daw niya, ay labis na takot ang aswang na mahawakan ang ganong ori ng kawayan dahil makati ito sa kanilang balat. At dahil sa pangyayaring iyon, ay palagi nag-aantabay si Tiyo Dodoy sa paligid. Kampante naman siya dahil alam niyang walang aswang ang makakalapit sa kanila dahil sa proteksyon ay binibigay ng libon na bagakay. At hanggang dito na lang po ang kwento ni Tiyo Dodoy. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.